Hi, kamusta sa inyo lahat? Ako si Wesley at medyo nahirapan ako sa pag-video nito ngayon dahil naglipat ako ng ibang setting at wala pang internet na nakakonek. Kaya napakahalaga sa akin kung magsusubscribe kayo at ilalike nyo itong video para makita ko kung okay sa inyo itong ginagawa ko. So pag-uusapan natin sa araw na ito ay yung mga maliliit na bagay na nagagawa natin na hindi natin alam ay eventually bubunga sa atin. Pero bago yun, may tanong ako sa inyo. Nafe-feel mo ba na parang nagsasayang ka lang ng oras? Pero hindi itong panonood mo ng video ngayon ha. Dahil promise ko sa'yo, matututo ka dito. So bakit ito naging isang worthy na topic para sa video natin ngayon? Wala lang. Parang ano kasi, para sa akin, ang dami ko nakikita na ang daling sumuko. Like, for example, sa instruments, dahil doon ako mas exposed. So, ang dami ng mga tao na dumadaan sa akin, nagpapaturo ng guitar, ng piano, ng drums. Bago sila magpaturo, may kita may excitement eh sa mga mukha nila. At masaya ako doon dahil magiging masaya itong tutorial. Tinuturoan ko sila at ayan, kunyari sa drums, papakita ko yung dapat nilang gawin, gagayahin nila. Tuturo ko yung mga fundamentals, yung mga patterns. Pero napapansin ko na habang tumatagal, parang nawawala na yung interest nila. Ano una, parang akala mo, para sa akin talaga itong drums, para sa akin talaga itong gitara. Pero in the end, medyo nawawala na yung commitment at yung interest nila sa bagay na to na kung saan nagpapaturo sila. So ano connect nun sa pamumuhay natin? Alam mo yung tipong ayaw ng tao na mahirap na buhay. Sino bang may gusto nun, di ba? Actually, iniiwasan pa natin yun. Pero maganda na ma-realize natin na parte rin to ng progress natin eh. Alam mo yun, na parang sa pagpapahinga natin, walang pag-usap na magagawa sa kung saan pahinga lang na meron tayo. Na kung gusto natin ng pagbabago, gusto natin ng improvement, kailangan may tumulong pawis sa'yo para masabi mo na may nangyayari talaga. For example, sa course. Oo, maganda naman yung hinahanap natin kung ano ba yung gusto natin. Mag-try and try tayo ng mga iba't ibang bagay. Hanapin natin kung ano ba talaga yung para sa atin, kung saan ba talaga tayo mag-excel. Maganda na mag-discover tayo ng mga bagay na magugustuhan natin. Pero ang problema, imbis na ang tao tumingin sa bagay na magugustuhan niya, subconsciously, madalas, napapansin mo ba na parang ang hinahanap natin yung bagay na walang hirap, yung bagay na walang masyadong trouble, kung saan tayo mas magiging komportable. Maganda yung marami kang sinusubukan, pero kahit minsan subukan din naman natin na may pangawakan tayo. Like for example, may ginagawa ka nung una na sobrang gusto mo, pero dahil nahihirapan ka, or tingin mo hindi mo na kaya, or wala kang time, titigil ka na. Okay lang siguro kung ginagawa natin ito paminsan-minsan. Pero i-monitor natin yung pamumuhay natin kung palagi na ba natin ito ginagawa. Yung palagi tayo nagsisimula ng isang bagay, pero wala naman tayo natatapos. Nung una, nagkakaroon tayo ng interest sa ganitong bagay, pero in the end, naghahanap na naman tayo ng bago. Kung ganun yung magiging pamumuhay natin palagi, or kung inaalaw natin yung mga bagay na yun na maging part lang ng buhay natin, hindi ba magkakaroon siya ng impact kahit maliit lang sa buhay natin sa future? Kasi naniniwala ko na yung attitude natin ngayon, significant yan para sa image natin sa future. Minsan iniisip natin, for example, yung like, pag sa mga pagka-cancel ng mga galaan, iniisip natin na, ay, umuulan next time na lang. Or onti lang yung sasama sa susunod na lang. Pero napapansin mo ba na parang paulit-ulit na lang yung pag-cancel ng mga galaan? Yung mga lakad nyo ng mga magkakaibigan, parang wala na masyado natutuloy. Onti na lang yung may nangyayari talaga. Hindi natin masyado napapansin, pero itong mga decision natin na inaallow natin na somewhat hindi talaga masyadong tama, nagbe-build up yan na parang habang ginagawa mo yan, nagpapatong-patong yan, nagbe-build up, at in the end, ayan yung mag-shape sa sarili mo. Minsan ininisip natin yung mga maliliit na bagay, mga hindi naman masyadong importante yan. Pero once na magpatong-patong yan, napakahalaga niyan sa buhay natin. For example, sa pag-iipon mo, diba at one point nagkaroon tayo ng mga piggy bank, mga alkansya. Ngayon, tanayin mo sarili mo ngayon, asa na sila? Asa na yung pinaplano mo dati na pag-iipon? Saan na napupunta? Although lahat tayo nagde-deserve ng savings, bakit nawawala na yung pagplano natin ng pag-iipon? O yung mga alkansya natin, nakukuhaan natin. Tapos, maglalagay ulit tayo, tapos kukuha ulit tayo. At dahil hindi napupuno, napapansin natin na parang sayang lang to. Hindi natin directly naiisip yun, pero sa kinikilos natin, ginigive up na natin yung pag-aalkansya. So mapapansin din natin dun na yung bawat ginagawa mo nagmamatter sa form ng pagkukuha natin dun sa loob ng alkansya. Minsan iniisip natin na parang pagkukuha lang ako ng konti sa alkansya, mababawi ko naman yan kapag maglalagay naman ulit ako.
Pero in the fact na possible pala na makakuha sa loob ng alkansya, yun yung nagruruin sa pag-iipon natin eh. Ngayon, at sa darating pa na future. Minsan din, ayaw ng mga tao na magkaroon ng alkansya. Bakit? Dahil puro piso lang naman yung nilalagay ko dun. Or minsan iniisip kasi natin na dapat 20-20 yung nilalagay natin para mabilis tayo magkaroon ng savings. Pero actually, yung mga nakikita ko sa internet, yung mga naghuhulog lang ng mga piso, mga 5 piso, kahit maliit lang yung mga bagay na yun, unang gagawa natin siya ng tuloy-tuloy. Nagbibuild up siya ng malaking halaga. Minsan yung mga gusto natin sa buhay, kailangan natin panindigan. Dahil in the end, ayan talaga yung mga nagmamatter sa buhay natin. Napapansin mo, ang dami mong alam sa buhay, pero saan part tayo nag-i-excel? Ang dami nating knowledge na nakukuha sa internet, pero saan ba tayo talaga truly na magaling? Maganda na marami tayong alam sa buhay, pero mas maganda kung meron tayong kahit isang bagay lang na magiging proud tayo. Na ito, pinaghirapan ko to at doon, naging excellent tayo. Ang daming mga taong sumisikat, hindi dahil marami silang alam, hindi dahil matalino sila, pero dahil meron silang isang bagay na doon sila nag-excel, doon sila gumaling. Maganda na mag-try tayo na mag-try ng mga bagay at i-educate natin sarili natin sa internet. Pero subukan din natin na maging dedicated tayo kahit sa isang bagay lang. Maganda rin na panindigan natin yung nagustuhan natin ng una, na kahit ngayon hindi ko gusto, dapat tuloy ko pa rin to. Meron nga ako nabasa isang libro na ang motivation daw, hindi yan yung parang kailangan mo mamotivate bago ka kumilos. Parang hindi yan yung parang kailangan mo mamotivate para gumawa ka ng assignment. Hindi eh. Ano daw, sabi daw sa libro, kailangan meron ka munang gawing action bago ka mamotivate. Minsan parang naghahanap tayo ng inspiration, ng motivation sa mga bagay-bagay. Pero nakakalimutan natin na wala ka bang mga kamay kapag wala kang inspiration. Basta nag-get siya naman yung point ko, di ba? Ayoko maging masyadong seryoso dito dahil may tinatayay ako na bagong way ng pag-prepare sa mga video. Dati kasi sa mga previous videos ko, may kita nyo na tuloy-tuloy yung pagsasalita ko. Meron kasi akong ginagawa na script. So ngayon, sinusubukan ko na yung mga pag-uusapan ko ngayon, mga naka-bullet points lang, which is mas mahirap, pero nakaka-challenge, kaya maganda. Hindi ko naman kayo sinusubukan na maging katulad ko, pero maganda siguro na i-take natin yung mga bagay as a challenge, na parang huwag natin sanayin yung pamumuhay natin sa paghahanap ng mga madadali, pero sa paghahanap ng mga challenges. Dahil pag doon, nagkaroon tayo ng failure, mas makikita natin yung opportunity para bumangon. Kasi once na naghahanap tayo ng comfort, once na naghahanap tayo ng security, sa school, sa trabaho, once na nag-fail ka dun, dahil lang ina-expect mo security, dahil lang ina-expect mo comfort, mataas ang possibility na ma-disappoint tayo. Pero once na naghahanap tayo ng challenge sa buhay, kapag tayo nag-fail, kapag tayo bumagsak, madali tayo makabangon. Dahil alam natin na challenge to eh. Kailangan ko to talagang gawin. Kaya ayun, hindi ko alam kung medyo maikli itong video pag in-edit ko. Pero sana natuto kayo. Kung nagustuhan niyo itong video, like lang kayo. Kung hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit yung bell para sa mga susunod na video. Bye!